kinder class. Magandang araw mga bata! Ako nga pala, si Teacher Ann. Kumusta kayo sa inyong mga tahanan? Mabuti! Para sa pagsisimula natin ng leksyon, tayo muna ay manalangin. Maari ba kayong tumayo at sabayan si Teacher sa isang panalangin? Okay, handa na ba? Sa pagsisimula, bibilang tayo ng isa, dalawa, tatlo. Iluko ang inyong mga ulo at isara ang inyong mga mata. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here. Every this day, be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Magaling! Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan sa inyong mga tahanan? Maaraw-maaraw ang panahon. Maaraw-maaraw ang panahon. Maaraw-maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Very good! Para sa pagsisimula ng ating leksyon, may tatlong panuntunan si teacher. Una, makinig ng mabuti sa sasabihin ni teacher. Pangalawa, manood ng mabuti at iwasan muna ang mga bagay na inyong ginagawa. Pangatlo, kung merong hindi naintindihan, ay maaaring magtanong kay nanay, kay tatay, kay kuya, kay ate, kay lolo, at lola, o kaya sa mga nakakatandang kasama ninyo sa inyong bahay. Naintindihan po ba? Magaling! Ang ating leksyon ngayon ay tungkol sa ating mga kakayahan. Sino ba sa inyo ang mahilig kumanta? Wow! Sino naman sa inyo ang mahilig sumayaw? Magaling! Ngayon, tuturuan kayo ni teacher ng bagong kanta at sayaw. Handa na ba kayo? Ito ang ulo, iikot-ikot mo. Ito ang balikat, itwirl-twirl mo. Ito ang bewang, ikembot-kembot mo. Buong katawan, ishake-shake mo, ishake-shake mo. Nakuha ba? O ating nga ulitin? Ito ang ulo, iikot-ikot mo. Ito ang balikat, itwirl-twirl mo. Ito ang bewang, ikembot-kembot mo. Buong katawan, ishake-shake mo, ishake-shake mo. Magaling! Maliban sa pag-awit at pagsayaw, meron pa tayong mga ibang kakayahan. Tulad ng kakayahan ninyo sa paglilinis sa bahay, ang pagwawalis, pagpupunas, pagbubugas ng pinggan, at pagpinta. Narito ang mga kailangan nating kagamitan. Clay, malinis na papel, ballpen o kaya lapis. Una,
iguhit natin ang letra. Magpatulong sa mama o kaya sa inyong tagapangalaga. Isulat natin ang letrang M na malaki. At maliit na letter M. Ayan. Kukuha tayo ng clay at imamold natin at ididikit natin sa sinulat natin na letra M. Okay. Ayan. Sundan lamang ako, mga bata. Napakadali. Okay, sa maliit na letrang M naman. Ganun din ang gagawin. Mumold lamang ng clay. Okay. Ayan. Tandaan, maaaring magpatulong sa mama, sa papa, o kaya sa nakakatandang kasama sa bahay. Ito na ang nagawa nating letrang M. Letrang A, A, ganun din ang proseso katulad ng letrang M. Patulong na isulat ang letrang A sa magulang o kaya sa nakakatandang kasama sa bahay. Yan. Okay. Oops. At gumamit ng clay at ilalagay natin ito sa sinulat na letrang A. Ah! Yan, maaring gumamit kung anong kulay ang gusto ninyong gamitin sa inyong letter. Okay. Ah. Mas na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na bang makinig? Bago sa ating kwentuhan, meron munang tatlong panuto si teacher. Una, makinig ng mabuti sa story ni teacher. Pangalawa, iwasan muna kung anuman ang ginagawa. Pangatlo, kung mayroong hindi naintindihang salita, ay maaaring magtanong kay nanay, kay tatay, o kaya sa nakakatandang kasama sa inyong bahay na intindihan po ba? Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Super Liit. Ito ay sinulat ni Cindy A. Demenigo at inginuhit ni Carl Maurice L. Delegero at Rachel S. Bien.
naglalabasan ang iba't ibang superhero sa buong mundo. Ngunit, ibahin ninyo si Superliit. Kahit siya ay maliit, ay may kakaiba siyang kapangyarihan. Kapag tinawag ang kanyang pangalan, kaagad siyang tutulong. Superliit! Nandito na po ako, Inay! Punasan mo nga ang mesa at kaagad kukunin ni Superliit ang kanyang magic basahan. Tapos na po, Inay! Sabi ni Superliit. Superliit! Ang sabi ng tatay. Nandito na po ako, tay! Bumili ka nga ng 2 sardinas sa tindahan ni Aling Nena. Mabilis, natatakbo si Superliit. Ito na po, itay! Tinawag siya ng kanyang ate. Superliit, tulong! Nandito na po ako, ate! Sabi ni Superliit. Maaari mo bang hugasan ang 3 baso? Tapos na po, ate! Superliit! Sabi ng kuya. Nandito na po ako, kuya! Tulungan mo nga akong hanapin ang nawawala kong 4 na Crayola. Ito na po, kuya. Napakagaling mo, Superliit. Sa paaralan ay maraming nagagawa si Superliit. Binigyan niya ng tinapay ang kanyang 5 kaklase na walang baon. At isinauli rin niya sa kantina ang sobrang sukli na 6 na piso. Superliit! Nandito na po ako, teacher! Tulungan mo nga akong kunin ang 7 upuan sa labas? Opo, teacher! Ang sagot ni Superliit. Superliit! Tulong! Ano po may tutulong ko, teacher? Tulungan mo nga akong pulutin ang mga nagkalat na 9 na papel at 10 balat ng candy. Opo, teacher! Ang sagot ni Superliit. Oh, hindi ba? Kakaiba ang kapangyarihan ni Superliit. Kahit siya ay maliit, ay may mga bagay na kaya niyang gawin. Ang kapangyarihan ni Superliit ay matulungin, mapagbigay, matapat at maasahan sa lahat ng oras. Siya ang superhero natin. Si Superliit. Ikaw ba bilang bata? Kaya mo rin bang maging Superliit katulad niya? Base sa kwentong inyong narinig at nakita, sino ang ating bida? Magaling! Si Superliit! Sino naman ang kanyang tinulungan upang punasan ang mesa? Magaling ang kanyang nanay! Sino naman ang kanyang tinulungan upang bumili ng 2 sardinas sa tindahan? Magaling ang kanyang tatay! Sino naman ang kanyang tinulungan upang hugasan ang 3 baso? Magaling ulit ang kanyang ate. Sino naman ang kanyang tinulungan upang hanapin ang 4 na Crayola? Napakagaling ang kanyang kuya. Ilan naman ang kanyang kaklase na kanyang tinulungan at binigyan ng baon? Napakagaling! 5 kaklase. Ilan naman ang sukli na kanyang isinauli sa kantina? Napakagaling! 6 na piso. Sino naman ang kanyang tinulungan upang kunin ang 7 upuan, 9 na papel, at 10 balat ng candy?
Napakagaling ninyo! Ang kanyang teacher. Dahil dyan, bibigyan kayo ni Teacher Anne ng Big Star! Para sa ating susunod na leksyon, ito ay ang magkatulad at magkaiba. Handa na ba kayo? Magaling! May magkatulad at magkaiba ang mga bagay-bagay na ating nakikita. Magkatulad ba o magkaiba? Ito ay bola. Ito'y magkatulad. Magkatulad ba o magkaiba? Ito ay lapis, ito ay atis. Ito'y magkaiba. Tungkol saan ang awit na inyong narinig? Tama! Sa magkatulad at magkaiba. Ayon sa awit, anong bagay ang magkatulad? Tama! Ito ay ang bola. Ayon naman sa awit, ano naman ang magkaiba? Magaling! Ito ay ang lapis at atis. Mga bata, tingnan mabuti ang mga hugis. Sabihin kung ito ay magkaiba o magkatulad. Ito ay bilog. Ito ay bilog. Sila ba ay magkatulad o magkaiba? Magaling! Sila ay magkatulad. Ito ay parihaba. Ito ay tatsulok. Sila ba ay magkatulad o magkaiba? Magaling! Sila ay magkaiba. Git, ang kakayahan na kaya mo nang isagawa. Magdikit ng larawan ng iyong kakayahan sa loob ng kahon. Magpatulong na isulat sa ibaba ng kahon ng iyong kakayahan. Para sa bawat pangkat, bilugan at bakasin at sabihin ang bilang na ito. Pangalan at katangian. Kulayan si Super Liit. Sa ikalawang araw, sa gawain 1, kulayan ang paborito at kaya mong gawin sa bahay. Gawain 2, bilugan ang naiibang letra sa pangkat. Para sa gawain 3, storytime activity, bakasin ang tamang sagot. Para sa ikatlong araw, kulayan ang larawan na kaya mo nang gawin. Sa gawain 2, bilugan ang dalawang letrang magkaiba. Sa gawain 3, storytime activity, gumupit ng larawan na nagpapakita ng mga kaya mong gawin sa iyong tahanan. Idikit ito sa loob ng kahon. Sa pang-apat na araw, pumili ng isang talento o kakayahan na kaya mong ipakita. Kulayan ang napiling talento. Sa gawain 2, bakasin at bilugan ang naiibang salita sa kahon. Para sa ikalimang araw, gawain 1, ano ang kaya mong gawin? Magpagawa ng isang likhang sining, idikit ang natapos na gawa o larawan na nagpapakita ng kayang kakayahan sa loob ng kahon. Gawain 2, bilugan ang naiiba sa pangkat. Para sa refleksyon o pangwakas, lagyan lamang ng check ang hanay ng inyong sagot kung gaano ang natutunan ng bata para sa mga gawain. Hanggang sa muli, ang inyong likod, Teacher Anne. Paalam!